Ano bang tingin niyo rito sa balita na mga former officials daw ay nire-recruit ng mga Chinese companies, no? Hindi mga Filipino Chinese companies, ha. At talagang, ano, hayagan. Yeah. Talagang Chinese companies, no. Ano bang tingin niyo rito, lalo na sa context ng heightened tensions natin with China sa West Philippine Sea? Meron ba kayong protocol diyan? Ito nga po, no. Yes, the report that were given to us about this alleged online recruitment effort that is going on. No? Apparently, sir, this group online who's recruiting for individuals with military or government backgrounds with seemingly unusual roles. So, ito po, sir, nagko-conduct na po tayo ng investigation on this. But as of this time, sir, the said site or page, it's already taken down. So, wala na po yung site yung question. Pero, Colonel, tama ba yung report na may na-recruit na sila actually? Mga retired yata or former soldiers, tama ba yon? Wala naman, ma'am, na talagang determined po na fix na talagang na-recruit po. But what we have are screenshots of those comments po na attempting to apply for certain positions. Usually ba, Colonel, yung mga ex-military officers, meron ba yung sinusulat na kasunduan ng mga hindi nila pwedeng gawin? No? Meron bang ganung klaseng mga protocols na in place? Sure, no. Mula po kasi doon sila sa servisyo, nung kasama pa po namin sila sa active na rank. Meron na po talaga yan silang sinumpaang tungkulin po. Not to divulge sensitive information of the military. So we're banking on this, sinumpaang tungkulin nila na until they are retired. Talaga pong they will still adhere to this. Ma'am, itong recruitment ay merong may aspect ng well, it's online, basically. Humingi na ba yung tulong ang humingi na ba ng tulong ang AFP at least sa mga concerned agencies natin, siguro DICT, para malaman, kasi may mga denial na about militarymedia.com saka yung military media group na yan, na wala silang mga connection. Meron na bang pagte-trace na ginagawa na may tulong na at least ang DICT or any concerned agency? Yes, sir, no? Ang armed forces naman po, meron po kaming sariling mechanisms to do our own investigation. But at the same time, we are coordinating with the different agencies, government and non-government, with regards to this. So, nakausap naman po natin ang CICC about this, and we're working closely with them on testing the veracity of this report. Colonel, gusto ko lang tignan kasi ito natin na vacuum, eh. Dahil merong tatlong significant na nangyari sa ganitong klaseng context, no? Halimbawa, last year ay lumabas sa isang Senate hearing na may mga military officials tayo na nagte-training sa Beijing sa military academy sa China. Ikalawa ay yesterday, nagkaroon din ng hearing si Senator Binay na may mga Chinese na very about 30,000 ang nakakuha ng mga visa at saka residence card sa Pilipinas, no? Yung 30,000 nga out of 78,000 ay Chinese, no? At ang sinasabi ni Senator Binay, marami rito ay fraudulent na mga visa at saka mga passports, no? At ikatlo, yung lumabas sa last month na I'm not sure sino naglabas, no? Pero nakita ko sa news na may mga Coast Guard daw na auxiliary na mga Chinese nationals. So, ibig sabihin, nangyayari itong pinag-uusapan natin sa context ng tatlong mga weird or suspicious events na yan, na medyo kine-question yung ating mga polisiya tungkol sa ating mga military personnel. Yes, sir, no. Lahat po ng reports na binibigay po sa atin, everything that is being fed to us as information, we take them seriously. So, kine-check po natin yung veracity of all of these reports, looking at their connection, and
from there, sir, dun po natin i-debate how we move forward from that. May indicative target ba kayo, Colonel, kung kailan matatapos yung inyong investigasyon? Dahil siyempre, hindi pwedeng slow burn yan. Dapat quick burn dahil nakakaharap tayo sa napakaraming tension. Yes, sir. Every time po meron tayong nabe-verify na report, meron po tayong necessary action towards it. So, hindi naman po kailangan na all throughout matapos talaga yung investigation. Any time po meron tayong data that we are verified, meron po tayong kaukunan pong action towards it. Pero Colonel, meron ba tayong policy in terms of security cooperation with China? Kasi I understand in law enforcement, meron tayong cooperation with them sa pagkocontrol ng drugs, sa mga triad, mga criminal gangs. Sa military, meron bang restriction, may prohibition ba ang interaction ng armed forces and Coast Guard with the Chinese, with their Chinese counterparts? Kasi ang pagkaalam ko, wala pa namang ganun tayong ano, wala pa tayong policy na nilalabas na hindi na tayo pwedeng mag-cooperate because up to now, ang status ng China is a friend of the Philippines. Ano ba talaga, meron bang specific policy sa armed forces? Armed forces, well, I know you don't speak for the PNP, pero yeah, sa mga agencies involved in law enforcement and security. Yes, ma'am, no, sa armed forces po, meron tayong necessary protocol. So, depends po kung ano po yung engagement natin, then we will abide with this protocol po. Okay. Pero may specific direction ba involving China? What do you mean specific direction? May specific restriction ba sa mga interaction ng military, ng armed forces with their with Chinese China counterparts? Meron bang ganong specific policy sa ngayon? Yun nga po, meron tayong specific protocol for kung ano man po yung engagement ngayon. So, last time po, meron tayong mga exchange student programs or programs that we bring mga students to China. When this was open po, hindi na rin po tayo nagpadala ng estudyante to China. So, kung ano po yung focus natin, we exercise the necessary protocol po.